Hello po mga minamahal po namin at masusugid po na taga-subaybay ng ating programang AAP o Araw-Araw na Pagpapala. Muli po nawa ang pagpapala ng Diyos para sa inyo sa araw na ito ay muli po natin matanggap at maranasan. So bago po tayo magpatuloy, pwede po tayo umusad muna sa maikling panalangin. Yes, Father God, without you and apart from you, we can do nothing, Panginoon. Kaya Ama, hinihiling po namin ang patuloy na pangunguna at pagbabasbas ng iyong kapangyarihan ng Santong Espiritu ang aming pong pag-aaral muli at pakikinig ng iyong salita. Give us understanding to your word, O God. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, so kumusta po kayo mga minamahal po namin at masusugid na patuloy na naghahangad at nag-aabang ng mga pagpapala mula sa Panginoon. At nalangit ko po na ito pong ating pagbahabahaginan ay maging pagpapala muli sa bawat sa atin. So ang title po ng aking ibabahagi po ay Why Prayers Are Not Answered. Of course, lahat po tayo ay naghahangad. Ang lahat na mga panalangin natin sa Panginoon ay nasasagot. Para nang sa ganon, lagi nating nararanasan ang mga pagpapalang inaasam-asam natin sa Panginoon. Alam niyo ba, mayroon pong sinasabi sa Biblia na isa pong napaka-powerful na pwedeng pumigil para ikaw ay mapagpala sa iyong buhay araw-araw. So, ito po ang sinasabi niya sa kanyang mga salita mula sa mga aklat na mga awit o Psalms chapter 66 verse 18 sa ASV translation. Ang sabi niya rito, If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Sa Tagalog, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana dininig ng ating Panginoon. So ayan po yung sinasabi po ng salita ng Diyos sa araw na ito na isa po sa malaking hadlang para tayo po ay nakakaranas ng araw-araw na pagpapala ng Panginoon ay ang mga gawa ng kasalanan. So, ayan po yung isang kailangan natin ma-recognize sa ating buhay araw-araw dahil tayo po ay namumuhay sa napaka-dilim na mundong ito, napaka-sobrang putik na mundong ito. Kaya in-encourage ng salita ng Panginoon ng bawat isa na patuloy po natin ginagawang naliligo sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon o naglilinis sa pamamagitan ng salita ng Panginoon dahil ito po yung may taglay na kapangyarihan para yung kapangyarihan ng kasalanan na siyang pumipigil sa pagtanggap natin mula sa Panginoon o pagbubukas ng kalangitan ng Panginoon ay mapawi. So, sabi nga dun sa Isaiah, Chapter 59, verse 3, sabi ng Panginoon, salita ng Panginoon, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon at hindi rin bingi ang Panginoon para hindi niya tayo abutin, hindi niya tayo pagpalain, hindi niya tayo pakinggan. Pero sa verse 2, sabi niya, ngunit dahil sa iyong mga kasalanan, kaya hindi tayo napapakinggan minsan. So ayan po yung isang katotohanan po, bakit po minsan parang yung inaasam-asam natin na pagpapala mula sa Panginoon ay tila nahahadlangan. So it's about time, napakaganda sa araw na ito na lagi din po tayong nagkaroon ng pusong laging nagpapasaliksik sa Panginoon para nang sa ganon, wala pong nagiging bara o hadlang para tayo po ay laging pinapakinggan o tinutugon ng ating mga panalangin ng Panginoon. Alam niyo ba na minsan hindi tayo nagiging aware na meron po tayong mga nagagawang labag sa kaluban ng Panginoon na hindi natin sinasadya. O mayroon din naman, maaring nadulas ka, nabigla ka lang, o maaring talaga namang bigla na lang naapektuhan ka ng gawa ng kasalanan. Alam nyo, minsan sa isip pa lang natin, marami na pong naglalaro dyan na gawa ng kasalanan. Kaya napakahalaga po na tuwing lalapit tayo sa Panginoon, maging aware po tayo dun sa paghingi ng paglilinis o pagpapatawad. Nang sa ganon, wala pong magiging hadlang at sinisigurado ng Panginoon, laging bukas ang kanyang kalangitan, laging bukas ang kanyang
pandinig para tayo po ay abutin at pagpalain. Tatlong bagay pa. Meron po mga ilang bagay na nagagawa po ng gawa ng kasalanan sa buhay natin. Of course, sabi nga doon, the problem is not on God's side. Minsan, nabiblame natin ang Panginoon, bakit nagkakaroon tayo ng katanungan, bakit nagkagayon, bakit nangyaring gato? Maaring meron kasing gawa ng kasalanan na nagawa natin na hindi tayo naging aware. Kaya sa araw na ito, yun po yung kailangan natin bigyan ng pansin. Number two, sin has separated us or you na nakikinig ngayon from God. Tandaan nyo ha, wala pong ibang nakakapaghihiwalay sa atin sa Diyos maliban sa gawa ng kasalanan. Okay? So hindi po pwedeng magsama kasi ang liwanag at dilim. Laging merong namamagitan yan. Kaya alam naman po natin na ang gawa ng kasalanan ay parang kadiliman yan at ang liwanag naman ay ang kabanalan ng Panginoon. So ganun po yan. Kaya every time na tayo po ay lumalapit sa Panginoon, napakahalaga po yung ating pong pagkilala sa sarili natin sa harapan ng Panginoon na kailangan din tayong magpalinis dahil siya ay banal, dapat din tayong mamuhay ng may kabanalan sa Kanya. Okay? So number three, sin, sabi niya, breaks your connection to God. So alam naman po natin na kapag na-detach tayo, dahil sa gawa ng kasalanan, sinadya man o hindi sinasadya, huwag na po tayong umasa na tayo po ay makatanggap at makaranas ng pagpapala mula sa Panginoon. Kaya sa araw na ito, ito po yung nire-remind sa atin ng Panginoon. Napakahalaga na tayo po ay manatili sa kabanalan, kalinisan ng Panginoon para every time na tayo ay lalapit sa Kanya, sigurado ang pagpapala mula sa Diyos na nakalaan sa iyo, tunay mong mararanasan. So sa araw na ito, ito po yung huling word na gusto ko pong iiwan sa inyo, yung sinasabi niya sa 1 John chapter 1, verse 8 and 9. Sabi niya dyan, kung sinasabi natin, wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya napakahirap po na sabihin natin, wala naman akong nagawang kasalanan, wala naman akong nagawang kamalian. Alam nyo, yun nga pong sinasabi ko sa inyo. Merong mga pangyayari sa buhay natin na sobrang pag-iingat mo na huwag ka lang madumihan ng gawa ng kasalanan. Pero dahil sa paligid nating nakakapaligid sa atin, sila yung nagkukos na natatalsikan tayo ng gawa ng kasalanan. Kaya lahat po yun, kailangan natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Sa verse 9, ngunit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamahan dahil matuwid siya. So ayan po ang isang magandang bagay na ipinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. Lagi tayong nagpapalinis, magkaroon tayo ng laging nagpapakumbaba at humihingi ng sorry sa Panginoon sa isip, sa salita, at sa ating mga motibo. So sa araw na ito, nais ko po kayong pangunahan sa maikling panalangin ng paghingi ng paglilinis para nang sa ganun, tayo po ay sigurado na sa paglapit natin at paghingi sa Panginoon, tayo po ay Kanyang pakikinggan at pagpapalain. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito. Aking pong pinangungunahan ang bawat isa na nakikinig ngayon ng iyong mga salita na patuloy kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at pagkilala na kami po ay maraming nagagawang kamalian o labag sa iyong kalooban mula sa aming isip, sa salita at sa aming mga motibo at gawa, Panginoon. Kaya Ama, hayaan niyo po, Diyos, na aming pong hinihingi ang lahat ng ito ng pagpapatawad and sorry, Lord, sa mga nagawa naming hindi umaayon sa iyong kaisipan. Mga sinasabi namin na hindi umaayon sa iyong mga sinasabi. Ang motibo ng puso namin na hindi umaayon sa tibok ng puso mo. Ang mga gawa namin na hindi umaayon sa gawa mo, Panginoon. Right now, Lord, tinatanggap po namin ang mayamang habag
ng kapatawaran ng aming mga buhay. Salamat po ng marami. And right now, Lord, ako'y nagdideklara ng buhay at pagpapala sa bawat isang nakakapakinig sa araw na ito. Lord, kagalingan, kapayapaan, kagalakan, and financial breakthrough, Panginoon, ang aking pong panalangin at dinideklara sa bawat isang nakikinig ngayon. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So salamat po ng marami mga ka-AAP. Nawa, kayo po ay napagpala sa salita ng Panginoon sa araw na ito. And God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye.